Ito po yung bangus natin. So yan, maglalagay po tayo ng bangus. Hiwayawain lang po natin siya, no? Pang ano lang po to. Sagpaw. Pang sagpaw. So yan po, hiwayawain lang po natin siya. So, ito na po yung isda natin, guys. Pagkatapos po natin siyang mahiwa-hiwa, lagyan na po natin siya ng salts. Ayan, salt po, iodized salt, o kahit anong salt po dyan. Ayan. At saka yung black pepper po. Ayan. Ito po yung black pepper ko, yung durog po siya. So, lagyan po natin siya konti. Tansyahin po natin. Mga 1 teaspoon po. Ayan. Ayan, magpainit na rin po tayo ng mantika. Ayan, sindihan lang po natin siya. Ayan. So, yung sakto lang po, nasa medium fire. Ayan. Siya, maglagay na po tayo ng mantika. Oil na gamit ko. Sun Active Sunny Edible Vegetable Oil Blend. Itansyahin na lang po natin kung gaano po karami yung pangprito natin. Ayan po guys, pag mainit na po yung mantika natin, okay, pwede na po natin ilagay yung isda ng dahan-dahan. Ayan. Ayan po, atakpan lang po natin siya at hayaan po natin siyang maluto hanggang mag-turn to brownish color po siya. Pag medyo brown na po siya guys, at 10 days, pag medyo brown po siya, bite-turn niya lang po siya hanggang maluto. Hinangan natin ng garlic po, ng sibuyas, hiwain po natin yan guys. So ayan po, nahiwa na ang ating garlic at saka yung sibuyas natin, bawang at sibuyas. So ayan po, umpisa na natin lutuin ang ating mulukiya o yung saluyo. Okay, on lang po natin siya. Ayan. Lagyan na rin po natin ang mantika. Pag uminit na po yan, lagay na po natin ang ating bawang at yung bawang po at sibuyas. Pag uminit na po siya, pwede na po natin siyang ilagay. So, ilagay na po natin ang ating bawang. Ayan. Hanggang mag-golden brown po yan. Ayan, mag-golden brown na po siya. Sunod na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan, nangangaloy na po ang ating sibuyas at bawang. Kaluhalian na po natin siya. Ito po yung mulukiya natin. Bali frozen po siya. Nilagay ko po sa freezer para hindi po siya madaling masira. Yan, pero okay pa naman po siya. Lagay niyo lang po siya sa freezer. Yan, tapos hugasan po natin siya. Patayuan konti, tapos ilagay na po natin din. Yan. Maya lang po konti, pwede na po natin ilagay doon. Yan, ilagay na po natin siya. Tapos, yan, i-fry lang po natin siya konti. Tapos, lagyan na po natin siya ng tubig guys. At pwede na po natin ilagay ang ating tubig guys. So, yan, pansayin po natin. Ito na po guys, at hayaan lang po natin siyang kumulo. Takpan po natin siya, ayan. At saka napkin po siya kiplahin pag kumulo na po siya ng kumulo at naluto na po ang ating saluyot or molukiya, ayan guys. So habang kumukulo siya guys, pwede na po tayo maglagay ng magic syrup, ayan. Pansayin po natin.
pampalasa lang po. Yan. Mix po natin siya konti habang kumukulo. Yan. Lagyan po natin siya ng fish sauce, guys, or patis. Mga 2 tablespoons po ang ilalagay natin. Tansyahin po natin siya. Yan. Yan. Tapos, i-mix po ulit natin siya. At hayaan po ulit natin siyang kumulo, guys, hanggang maluto po siya. Ayan, masarap po ito ngayong taglamig, guys. Kasi may sabaw-sabaw po siya. Ayan. Maglagay din po tayo ng pepper, guys. Itong pepper na durog, yan. Mga half teaspoon lang po siya. Yan. At salt din po. Half teaspoon din pang lagay natin, guys. Okay? Para hindi masyadong maalat. Tapos, i-mix po natin siya. Yan. Tikman po natin ang sabaw niya. Kung tama lang po yung timpla niya. Maglalagay din po tayo, guys, ng lemon mamaya. At pwede rin po ang vinegar. Tama lang po yung alat niya. Yan. Konting luto po sa ating molukiya or sa saluyot natin. Okay, kahit frozen po yan, yan, pwede po siya, guys. Para hindi po masirma gulay-gulay natin, pwede po natin siyang i-freezer. Yan, at lutuin yan. Tingnan nyo, okay pa rin po siya. Parang fresh pa rin po siya, guys. Hindi po siya nasira. Yan. Pag naluto na po ang ating yan, molukiya or saluyot, yan, pwede na po natin tayong maglagay ng vinegar or lemon. Tsaka ilagay na po natin yung ating isda na sagpaw. Okay. Tikman po natin siya. Yan. Konting luto pa po. Hindi pa masyadong ito ang atong molukiya. Saluyot. Hayaan lang po natin siyang kumulo at maluto konti. Ayan, pagluto na po ang ating saluyot, guys, or molukiya, ayan, pwede na po na tayo maglagay ng lemon or ito po, or di kaya kung may, wala po kayong lemon, pwede po kayong maglagay ng vinegar, guys. Yan, masarap po ito, guys, promise. Yan, pag medyo kumukuli na, guys, pwede na natin ilagay ang ating sagpaw. Yan, lahat ng ating sagpaw. Yan. I-mix lang po natin siya at lutuin konti at yan, ready to serve na po yan, guys. Ayan, sarap po ito, guys. Lalo na ngayong winter time. Sarap po ng sabaw niya. Kasi may lemon po ito. May patis, salt, yan, tsaka yung lasa ng isda, lasa ng molukiya natin or saluyot, yan, sarap-sarap po. Pag kumuli na siya, guys, yan, turn off na po natin, yan. Yan, lato na po yan, guys. Yan! So, ito na po yung niluto natin, guys. Ayan. At kakain na po tayo. Titikman po natin yan. Sasabayan po natin siya ng rice. Ayan. Sarap po nito, guys. Lalo na kayong taglamig talaga. So, ayan po, guys. Tikman po natin. Malamig ngayon. Kaya, ayan. Tamang-tama po ito. Sarap nito, guys. Tapos, yung ating isda. Ayan. Tikman din po natin. Pwede rin po yung manok, guys. Kung wala pa tayong isda, pwede rin po natin ipangsahog or isagpaw natin yung isda. Isagpaw, ilocano talaga yung ginamit ko. Pansahog pala. Saka with kanin po. Ayan.
So make sure po naluto po yung ating malukiya or saluyot. Ewan ko po sa other terms ng saluyot or malukiya. Pero yun lang po yung alam kong words niya. Perfect po. Yan guys, thank you guys for watching. At kung nagustuhan po, don't forget po to share, subscribe, and hit the notification below. Yan, para updated po kayo palagi sa mga bago ko pong uploads. Yan. Thank you guys for watching. May God bless us all.